Dalawang reservist ng Philippine Army timbog sa ikinasang operasyon sa magkahiwalay na lugar sa National Capital Region. Itinuturong leader ng grupo nasa kote rin ng operatiba. Ang iba pang detalye sa report ni Jim Tihano. Na nagawang lumaban pa ng suspect na ito. Makarang ikasa ng SPD Special Operation Unit sa Muntinlupa City ang operasyon laban sa leader ng Sergeant Ivan Gun Running Group na si alias Ivan. Sa report ng PNP, newly identified ng grupo at pawang mga reservist army ang mga naarestong suspect. Ayon sa pulisya, nag-ooperate ang grupo sa parteng southern area sa National Capital Region. Karaniwang pinagbebentahan ng mga ilegal na armas at bala ay pawang mga private security personnel ng ilang bigating negosyante sa bansa, partikular ang mga Chinese, bagay na patuloy bineberipika ng pulisya. Meron tayong confidential informant na nagsabi na nga merong isang grupo na nag-ooperate dito sa area ng Southern na gun running yung kanilang trabaho. Gumawa sila ng paraan para makontak yung mga targets natin. So initially, ang nakuha nilang target is yung nagbenta nitong mga bala. Yan ang nakuha doon. Nang magpositibo ang target, pinababa at pinadapa ang sakay ng van nang masiyasat ang sasakyan. Tumambad ang nasa 2,000 piraso ng bala. Sa sumunod na operasyon, nadakip naman ang isang miyembro sa Maynila na kinilalang si alias Daryl. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang ilang high-powered loose firearm. Maging ang lisensyadong baril ng suspect, ilang pirasong bala ng shotgun at ng .45 caliber pistol na baril. Sa kabuuan, aabot sa 240,000 piso na halaga ng mga ilegal na bala at baril ang nasamsam sa mga suspect. Itinuturing na ilegal ang kalakaran ng mga suspect. Ayon kay Police Major Hazel Azilo, Chief PIO ng SPD, dapat anyang dumadaan pa din ito sa tamang proseso ng pagbebenta ng baril at bala. Illegal siya kasi dapat dumadaan siya sa tamang proseso. Dapat may, pag bumili ka niyan, meron kang PTC or meron ka license to carry at dapat dumadaan ka sa kumbaga lahat tayo meron tayong LTAP para magkaroon ka ng baril, magkaroon ka ng permit. Patuloy ang investigasyon sa mga suspect, maging sa driver na naaresto at ang may-ari ng van na pinagrentahan ng grupo. Possible, pero yun is, i-validate pa rin ang ating So, continuous yung ginagawang validation at investigation ng ating DSOU para kung meron man silang ibang members or may mga nasa in-service na nagsusupply sa kanila is mag-agapan agad at mahuli. Nahaharap sa reklamong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearm and ammunition ang dalawa. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matap, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.